Tulay sa Marilog, Davao City na hanggang 5 tonelada lang ang kapasidad, bumagsak matapos daanan ng isang mixer truck. City Engineer's Office planong magsampa ng kaso laban sa kumpanya na nagmamay-ari ng naturang truck. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi na madaanan ng mga sasakyan ang Sangkay Bridge sa West Marahan, Barangay Marilog District, Davao City matapos itong bumagsak ng daanan ng isang mixer truck na may mga kargang semento Lunes ng hapon. Napag-alamang 5 tons lang ang capacity ng nasabing tulay, kaya mga light vehicle lang ang pinapayagang makadaan. Ayon sa mga nakakita, sinenyasan na nila ang driver ng mixer truck na huwag nang dumaan sa nasabing tulay, pero nagtuloy-tuloy pa rin ito. Itong layo pa ang truck, nagkuha na may daan, ingon na may nga. Sige na may syagit nga, ayaw agi. Natagbo na may sinyas nga, di siya pagiyon. Padayon, ramang yapon siya. Nagipanaog, ito niyang helper niya, murag nakabulo siya, baon sa may tabo. Kinilala ang driver ng mixer truck na si Melvin Rosalejos, 34 anyos, residente ng Purok 3, Kimamon, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa investigasyon ng kapulisan, papunta ang mixer truck sa sityo Namnam, Barangay Marilog, Davao City, nang biglang bumagsak ang tulay pagtawid nito. Pagmamay-ari ng Philmex Concrete Industries Incorporated ang nasabing mixer truck. Still kon maguna siya kanang bakal nga tulay, so dili siya pwede sa katong mga heavy equipment. So karon kinahanglan siya og upgrade niya man samot nang giagian pagud atong mixer. So na disgrace siya, nabali. Dati natoy nakabutang nga pang 5 tons lang siya. Tungod sa kadugayon gani na nawala na. Unya na po'y nagdevelop sa kilid, so bali ang ilang mga signage nawala na. Sugatan ang driver ng mixer truck na agad dinala sa ospital hanggang sa dalhin siya sa Police Station 12, pero nakalabas na sa ngayon. Ayon sa City Engineer's Office, aabot sa 5 million pesos ang pinsala sa bumagsak na tulay. Plano nila na magsampa ng kaso sa kumpanya na nagmamay-ari sa mixer truck. Pero bukas naman anila sila na makipagnegosasyon sa nasabing kumpanya para sa pagpapaayos ng nasabing tulay. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha na ng panig ang nasabing kumpanya, pero wala pa itong ibinigay na anumang pahayag. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News.